and welcome back to my channel! Yun talagang pagka-click, di ba? Talagang buhay na buhay dapat. And kung bago ka lang pala sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video! And for today's vlog, we're going to unbox this action camera na nabili ko lang sa Lazada for only 750 pesos. And kung gusto nyong malaman, please keep on watching! So, ayun na nga. Sinabi ko na sa inyo kanina, bumili ako ng ganito sa Lazada noong kailan ba? This January lang kasi nag-birthday si JJ and gustong-gusto talaga niya tong kamerang ito para mailagay niya sa motorcycle niya. Eh, ang mahal talaga nito. Mga nasa 1,800 siya. And this January, habang naghahanap ako ng mabibili sa Lazada, nakita ko siya. Nung una lang, 800 to. Then, nung dumating na yung package ng Lazada dito sa bahay, nagulat ako kung bakit naging 750 na lang siya. So, napakamura na talaga niya. Ang hindi lang natin alam kung worth it ba ang pagbili ko nito, kung malinaw ba siya, o malabo. Yun lang ang masama dito. Pag bumili tayo sa online kasi dadating siya sa atin nang hindi pa natin siya natetest talaga, hindi pa natin siya nakikita. Pero actually, nabuksan ko na to nang hindi ko pa naipapakita sa inyo because tiningnan ko siya kung gumagana siya. Kasi kung hindi siya gumagana, ibabalik natin siya dun sa binilhan natin. So, buksan na natin. So, pag binuksan natin, yan, makikita nyo, ito yung box. Nakalagay sa kanya, Ecamm S2. 4K Ultra HD. Yan. Pwede siyang i-connect sa Wi-Fi. Yan. Waterproof siya. Hanggang, ano yan, 30 meter bang ganyan? Yan. 12 megapixel. 1080p. Yan, nakalagay dito, multi-purpose daw siya. Pwede siyang car recorder, yan, car recorder, outdoor sport, marine sports, diving, at home, burglar, yan. Tapos ito yung specification niya. Ang haba, babasahin ko pa ba? Ayan. Focus ba siya? Ayan. Ayan, diba? Bubuksan natin siya. Nakaganda kasi siya yan. Ayan. Wala na lang. Sama-sama na dito siya. Una, ito. Ito yung pinaka-camera niya. Ayan. Mukhang maganda siya. Sana maganda talaga. Paano ba ito buksan? Yun lang. Nasaan kaya ang manual nito? May manual yung ganito. Ito yung manual niya. Sports. Ayan. 12MP Wi-Fi. Ayan. Dami naman ito. Saan ba dito bubuksan? Oh my goodness. Yo, nakita ko na. Dito pala oh. Yun sa mga bago pa lang mag-unbox dito, dito pala siya. Oh. Ay. Yun pala. Oh my god. Hindi ko ma-open. Yun.
Nabuksan ko rin finally. Yung pala siya. Ito talaga yung pinaka-camera niya. Maliit lang siya. Yan. 4K Ultra HD. Pwede siyang i-connect sa Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi mode siguro niya. Ay, dito siguro ino-open. Try ko i-open na. Ito talaga ba? Yan nga, umilaw siya. Ayan o. Yan. Malinaw ba? Oh my goodness. Parang malabo ah. Malabo yata. Oh my God. Oh my God. Medyo malabo. Wait lang. Ang lowbat na siya. Bye. Yeah. Ito yung lens niya. Okay. Yeah. And guys, marami siyang kasama na mga accessories. Ito. Sabihin ko sa inyo lahat. Ito yung waterproof case niya. So, hindi pala ito pwedeng gamitin sa underwater kung walang ganito. So, ilalagay ko siya. Yan. Ang hirap ko itong binuksan kanina. Ang hirap din ibalik. Yan. Oh my God. Ay, ayaw. What's wrong with this? And good thing, pwede siyang palitan. Yan, may kasama siyang ganito, pwede siyang palitan. Then, meron siyang ganito. Saan ba ito nila? Oh my God! Mahirap pala mag-ganitong unboxing. Hindi ko kasi alam kung paano, guys. Oh my God. Oh, hindi ko napipilitin. Oh, baka kasi masira. Okay, ito na nga. Yan. Ito na lang gagamitin ko. Ito, ilalagay natin siya sa ganito. And marami siyang kasama na ganito. Yan. Like ito. Yan. Siguro mga pang motorcycle yung ganito. Yan. Ano to? Mga rubber. Meron din siyang kasamang ganito. Yan. Holder siguro. Ito. Marami talaga siyang kasama. May mga ganito. And I don't know kung bakit wala dito sa manual na to yung tawag sa ganito. Sa mga kasama niyang accessories. Pero, may nakalagay namang picture kung paano siya pagkabit-kabitin. Yan. Ito, ipapakita ko na lang sa inyo. Kasi, hindi ko alam yung tawag. Baka lalo pa ako magmali-mali. Yan. Ito yung pagsasama-samahin daw. And, kung gagamitin nyo siya outdoor for vlogging, feeling ko okay naman siya. Lalo na kung mga motovlog. Yung mga gagawin nyo, kung ilalagay nyo siya sa car, pang record, feeling ko okay naman siya, pero medyo malabo talaga siya, lalo na siguro pag gagamitin nyo siya pang vlog, yan, ganyan, kita nyo ba? Hintay, papatayin ko lang yung lights ko para medyo makita nyo siya, yan. Diba, parang ang labo niya. Pero okay lang kasi sa motorcycle naman niya gagamitin to. So, sana magamit niya rin. Pero okay na to. Kasi nakuha ko lang naman siya sa napakamurang presyo. Biruin nyo, 1,800 siya before. Pero, nung binili ko siya, sinabi ko nga sa inyo, 800 ko siya,
pinay out, pero nung dumating dito yung Lazada, naging 750 lang siya. And hindi magagamit na si Gigi sa pag nagmo-motor siya. Meron na siyang pang-record. Kasi alam niyo naman ngayon, medyo yung mga tao hindi nag-iingat. Maganda yung may ganito ta. Maganda. Oh my God. Maganda yung merong ganito tayo para, 'di ba, recorded kung ano man yung nangyari. And medyo nalilito talaga ako sa items na to kasi hindi talaga nilagay nila dito. Yun lang, nakalagay lang talaga dito, number 1, inserting micro SD card. Yan. Sunod, installing and removing batteries. Charging. Switching camera on and off. Mode switching. How to record videos and configure recording setting. Yan. Ang dami niyang nakasulat. Yan, tingnan niyo ha. Pero talaga, ang hinahanap ko kasi kanina pa dito, yung kung anong tawag dito sa mga free niya, yung mga accessories niya, ang dami. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Diba? Dapat man lang meron. Eh. Tapos, ito yung parts niya. Yan. And I'm feeling so disappointed sa product na to. Hindi ko alam. Parang nakaka-disappoint lang. Ang akala ko kasi magagamit ko siya sa mga pagbablog ko dito. Pero feeling ko hindi. And sana bumili na lang talaga ako sa mall. Kahit dadagdagan ko yung 750. Sige na lang!